tayo ngayon sa banyo namin. So, yun, banyo talaga, no? Tagalog. So, i-reveal ko sa inyo, guys, kung ano yung ginagamit ko na conditioner ngayon kasi masyado nag-dry na talaga yung hair ko after nung session ng ribbon ko nung last. So, ngayon, so, although kinat ko na siya, para nga kasi medyo nag-kinky siya yung pagka-ribbon niya. So, ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo na, tapos na pala ako mag-shampoo. So, tinanggal ko lang yung mga tira-tirang mga, hindi ko pa siya nalagyan ng conditioner. So, eto siya, guys. Iaano natin yung, yan, beta-keratin bulol si Inday. O, yan. Yan, guys. Yan yung gagamitin ko ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng, kung ano yung itsura ng buhok ko pag ang ginagamit ko is yung ganito. Yan, ito. Kung pagka ito ang ginagamit ko. Ayan. So, ngayon, ngayong pinagkukumpara ko kasi sila kung ano talaga mas effective. So, ito talaga yung ginagamit ko dati na conditioner. Tapos hanggang sa yung nagpariban ako, tapos hindi na talaga siya naging okay. So, hindi niya kine-carry yung klase ng pagkakinky ng buhok ko. Yun nga, so, itatry natin yung keratin. So, etong gagawin kong video ngayon is para dito. Yan. Yan yung gagamitin ko ngayon, guys. So, maglalagay na ako, mag-apply na ako, guys. Ha? Guys. Para makita natin yung yung kaibahan ng cream silk sa dito sa sa beta keratin. So yun. Essential na medyo gulo. So yan, iyan natin siya. I-apply siya. So i-apply ko siya, guys. Una i-apply ko muna siya dito sa likod muna. Marami siya eh. 1 minute lang 'to, 1 minute treatment siya. So everyday ko siya ginagamit, guys. Pero minsan, dahil nga gusto ko malaman kung ano talaga yung mas maganda. So ayan, guys. Inuna ko muna yung sa ilalim. Ubusin natin siya. Araw-araw siya ginagamit, guys, daily treatment talaga siya. So, titingnan natin kung ano yung pinagkaiba niya dun sa cream silk, saka sa ano, dito, kung ano pinagkaiba niya dalawa, kung ano mas okay sa kanilang dalawa. So, yan. So, everyday ko na rin ginagamit to eh, tong keratin na to. Ayun, guys, may mga natatanggal na buhok sa amin pag ano, siguro yung mga na-dry. So, ayan, guys, naglagay ako yung lalim. So, ngayon sa iba ko naman. Marami siyang laman, guys. So, ayan, gagamitin ko siya. Yung ginagamit natin, keratin. So kapag naglalagay kayo guys ng mga ganito, huwag niyo iaabot sa anit. Talaga sa buhok lang talaga. Pwede niyo iyan sa ganito, pero sa bandang taas. Pero huwag niyo masyadong iyan sa anit niyo. Saka yung tira, yung pinakatira lang mga titira sa kamay natin, yun lang ilalagay natin. Para hindi maano yung anit natin. So, kasi hindi naman yung anit ang nila-refer natin. Ang nila-refer natin yung hair. Kaya hindi naman yung kailangan na malagay na masyadong mag-focus tayo. Tapos so, nandito, ano sa inyo kung ano yung ginamit ko para sa buhok ko. Para tumupo ulit yung mga buhok na hindi na tumutubo. So ayan, guys. So ayan, yung mga tira lang, yung ilalagay natin dito sa tuktok. So ayan. Mag-aano lang tayo ng 1 minute lang. Ako guys kasi may ginagawa akong technical. Meron kasi ako napanood na YouTuber din na ginagawa niya para malaman mo kung nasa 1 minute na yung binababag or 2 minutes. 1 minute na to, pero pagka kinata natin yung song na ina-advise nung gagawin na napanood ko, so aabot siya ng 2 minutes. So okay lang naman yun. Mas matagal ang babad, mas maganda yung resulta niya. So ganito ginagawa ko, guys. Pagka nilalagyan ko na ng conditioner, ginaganyan ko siya. Sinusuklay ko siya. Yan. Suklayin natin siya. Para pagkabuhos natin ng ano, saka para maano lang talaga lahat ng buhok natin. Hanggang mula sa taas hanggang pababa. Ganyan mo lang siya. So, sukayin mo lang siya para lang hindi siya buhol-buhol. Tingnan niyo guys, oh. Super lambot niya. Saka napakabango niya. First time ko lang gumamit ng ganito. Siguro mga nakakaano na ako nito. Na-try ko na siya ng mga ilang ano na ba? Mga nasa 8 na umabot na siguro ng 10. Hindi ko natapon ko lang kasi yung iba. Yan. Ayun. Kasi sabi ko, mag-reveal ako nito pagka umabot na siya ng 1 week para makita natin yung pagbabago sa hair. So, ayan guys. Ibababad natin siya ng 1 minuto. So, para malaman natin kung ilang minutes na yung babad, kakanta lang tayo ng happy birthday ng two times happy birthday. So, gaganyan lang natin siya. Ayan. Ganyan lang, guys. Ayan. So, ganyan yung babad niya lang siya ng ganyan. Tapos, kakanta na tayo ng happy birthday. O, hindi pa ako nakakapaghilamos kasi, so maghihilamos muna ako para kahit pa paano eh, meron tayong ginagawa habang nakababad yung buhok natin. Ganyan lang, guys. Maghihilamos na tayo. Tapos, so, mag-review ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong mga para sa pag-hold natin. Sa everyday na ginagamit kong mga pampaligo. Ganito yung kulay ng sabon ko. So, saka ko na, isa-separate ko na lang yung video nito, guys. So, yun nga, mag-ano tayo, guys, kakanta tayo ng happy birthday ng 2 times. So, after, pwede natin yung balawan. Pati sa paggagalito ko, guys, kinakantahan ko rin ng happy birthday para alam ko na at least 1 minute or 2 minutes na i-stay ko sa mukha ko yung sabon. So, start na tayo, guys. Happy birthday to you. Happy birthday po. Dalawang set po yung kakantayin natin, okay? Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, yun guys, yun. So, nakadalawang song na tayo. So, di ba? Dinipis natin. So, tapos, pagkatapos niyan, yung babalawang natin mo ko. So, pwede na yan. Nasa 1 minute, mahigit na yan. Babalawang natin mo ko. So, ayan guys. Ayan, tapos na tayo magdalaw. So, papatuloy na natin siya. Saka ako nga pala guys, may advice pala ako sa para sa ano natin sa ano, kumalan natin natin tawin. Mas ano, mas maganda kasi na ang gamitin natin is yung mga cotton. So, wala lang kasi akong naka-ready na, na ano, ngayon lang ulit ako gumamit ng tawin para sa buhok ko. So, ayan. Tapos na tayo guys. Ayan guys, tapos na tayong maligo. So, yun, patutuloy na natin yung buhok natin para makita natin kung ano yung kung gaano ka, ano, yung resulta nung ginamit natin. Yan, papatuyuin ko pa siya. Pipicture ko na lang yung ano pagka natuyo. Yan siya. Sobrang lambot niya saka sobrang ano dulas. Yan siya. Papatuyuin muna natin siya. Hindi ko na siya i-blower para makita natin kung ano. Para mas ano rin. Papatuyin ko lang sa electric pan. Babalikan ko kayo guys mamaya pagka medyo natuyo na. Ayan guys, tuyo na siya. So, pinituran ko na para makita natin yung pagkakalba nila. Kung may mabibiba nga ba. Sige natin. So, ayan na siya oh. Ayan na siya nung natuyo. Iyaan ko rin sa picture kung ano yung. Ayan siya guys. Makintob siya. Saka paksa. Ayan siya. So parang uduman na rin yung ano ng ano kung light lumalabas. Yan siya. Yan yung pinaka ano yan. Yung keratin to guys ha. Yan. Yan yung buhok ko. Pag keratin yung gamit ko. Yan siya. Bukas yung ano naman yan natin. Tatry natin. Yung cream silk. Tignan natin yung pagbaon kung ano mas maganda. Kung ano talaga mas effective. Yan siya. Keratin yun. So yun lang po. Abang po natin kung ano yung video ko para din sa ano, sa clean self naman po. So, yan. Maganda yung bagsak niya eh. Yan. Hanggang sa bagsak. So, ito. Yung second na versus naman po yung gagawin natin, yung eto, yung cream silk, yan. Yung cream silk naman ang i-tatry ko ngayon para makita natin yung pagbabago niya. Compare natin sa bagsak at lambot ng Vita Keratin, yun guys, yun. So naman tatry natin, nakapag-shampoo na ako, so lalagyan na lang natin siya guys. And guys, yun ang ginagawa ko guys, bali, ang ginagawa ko, sa ilalim muna, hinahati ko yung, ano, yung conditioner, so sa ilalim muna tayo nalagay. Yan. Tapos sa gabaw. Hinahati ko sa gitna para pagliparan sa kanin. Ayan. Tapos pagkatapos nito, supply natin. Lagi akong may supply dito. Nagali talaga akong supply para. Sa akin tataka kayo, ano kayo guys? Kayo guys, ano, para sa inyo, ano ba mas makakatipid na bilhin? Yung per sachet ba ng mga shampoo o conditioner or yung per bottle? Kasi sa akin parang, para sa akin mas ano po pagka yung per sachet kasi nakokontrol mo yung dami ng ginagamit mo everyday compare sa nakabottle na talagang tatantyahin mo yung dami niya. So ito, everyday, pagka sa Shea, kaya po sa Shea, napansin nyo naman diba guys, kami sa Shea, lahat nabibili ko. Hindi ako bumibili ng per bottle. Lahat sa Shea. Kasi mas gusto ko siya. Ayan guys.
sa pagkumpara naman sa lambot ng ano, ng conditioner. Same naman siya ng lambot sa ngayon yun, pakita natin. Malambot din naman. Yan. So yan, ibababad din natin siya tulad ng ginawa ko nun. Kakanta ulit tayo ng 2 times na happy birthday para sa babad niya. After nun, babalawan natin siya. Para parehas na parehas yung tagal ng babad nila. So yan. Nakapag-ilamos na po ako at nakapag-ano na ako ng katawan. So yan na lang po ang nanate para po makita niyo po na kung talagang totoo na ginagamit ko po siya para makita natin yung pagkakaiba nila dalawa. So yan guys, magkakaano tayo ng kakanta na tayo, kakantahan natin siya. So yan. So kakantahan lang natin siya. So yun, kakanta tayo ng dalawang beses na ano, happy birthday to you. Yung live siya sa akin, diba? So yun, go, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So sabi na lang din siya para ano, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun, 2 times na po yung hinala natin. So alam naman natin na na parang piling mo hindi pa siya asking talagang nababad. So ano muna tayo, mag-ipon muna tayo ng tubig. Hindi na. And guys, tulad ng sinasabi ko sa inyo, eto, nakapaghanda ako ngayon ng cotton. Etong damit na to, hindi ko kasi siya ginagamit. So eto yung gagamitin ko, ilalagay ko sa buhok. Kasi mas maganda siya, hindi nakaka... Kasi pagkatuwarya kasi guys, hindi namin ito pang papatuyo. Nakaka-split ends po ang towel. Na-research ko na rin po yan kasi nakakadagdag din damage sa ating hair, sa ating mga ano, ang pagganito klaseng tuwarya yung ginamit niya. Kaya ito, pagkatawan lang siya, hindi mo siya pwedeng ibabad dito hanggang sa pag nagpapakatuyo ng hair. Lalo maging iscrub mo siya, nagano-ganon mo siya hanggang sa matuyo. Hindi po siya maganda sa hair natin. Hindi po siya nakakatulong sa hair natin. Kaya mas maganda yung ganito po. Yung kahit yung pinaghubaran niyo pagkatapos niyo pagbago kayo maligo, may suot po kayong mga damit na pang ano, pwede niyo pong gamitin yung para papatuyo ng buhok niyo. So yun lang, pabalik ako mamaya. Hi guys, nandito ulit ako. So ayan po, so tapos na po tayo maligo. So ayan na, binalutan ko na siya ng cotton na damit para sa ating pagpapatuyo ng buhok. So patutuyuin natin siya. Hindi siya masyadong patutuyuin natin siya. Yun nga guys, na sinabi ko nga sa inyo na dapat paggagamit kayo ng mga ano sa buhok, dapat is cotton lang po. Huwag po kayong gagamit ng towel. Kailangan po cotton. Para, saka ang cotton kasi guys, mas mabilis din maka-absorb. Para mabilis din matuyo. Saan po kayo guys, magbibihis muna ako at babalikan ko kayo, update ko kayo pagkatuyo ng hair ko. Wait lang guys! Yan guys, tuyo na yung buhok ko. So, napicturean ko na rin siya after. Sa lambot guys, halos parehas lang siya. Ay hindi, kasi medyo ano pa yung buhok ko. Hindi siya ganun kagaang. Hindi ganun kagaang yung buhok ko sa cream silk. Madulas siya, pero yung sa gaang, mas magaang po yung isa. Yung ano, yung keratin. Yung beta keratin, mas magaang siya. Pero di kung kayo na rin po ang wag judge kung ano pong mas ano. Ayan po yung sa cream silk. Ayan siya guys. Sensya na may hangin na. Pero ayan siya. Ayan yung sa cream silk. Ayan. Tinuhaan ko na rin siya ng picture. Ayan siya guys. Ayan. Cream silk to. Cream silk yan. Ano ba sa tingin nyo ang mas maganda sa kanilang dalawa? Para yun na lang ang ipagtutuloy ko. Kasi sa baksak kasi, parang mas pipil ko yung isa. Pero kung sa shiny, hindi natin alam. Tignan din natin. Yan, ayan siya guys. So, yan guys. Nakita nyo na ngayon kung ano yung pinagkaiba nila. Kung ano talaga mas effective sa kanilang dalawa. Kung yung cream silk o yung beta keratin yon. Yan. Yan siya guys. Ganyan yung sans cream silk. Yan. Cream silk yan. Malambot din naman. So yon, kayo na lang po mag-judge guys kung ano po yung mas okay para sa inyo. So yun po. Yan siya. Makintab din naman. Matagal na rin kasi ako gumagamit ng cream silk. Ang pinaka brand ko talaga is cream silk. Yan. Tingnan natin. Pagkukumpara ko talaga to. Si, nahihirapan ako eh. Ayan. Okay guys. Thank you for watching. And then, don't forget to subscribe my channel. And,
And if you like to share, share nyo na rin po. And like the bell button. And then the notification bell na rin po. Isama nyo na rin po, guys. So, yun po. So, gabi na dito, guys. So, matutulog tayo. So, nakapang-outfit na po ako na pantulog. Halata nyo naman po siguro. So, yun lang po. Papahinga na po tayo, guys. So, good night, guys! Bye!